Inaprubahan na ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang pisong provisional increase sa pasahe sa jeep. Pero may ilang chauffeur na hindi pa rin makasingil nito. Ang dahilan, alamin sa unang balita live ni Darlene Kai. Darlene! Igan, hindi pa nga makakapaningil ng pisong provisional fare increase yung mga jeepney driver dito sa Divisoria. Wala pa raw kasi silang hawak na kaukulang dokumento na magmumula sa LTFRB. Nagpapasalamat naman sila dito pero talagang kulang na kulang pa rin daw ang pito. Baka raw hindi na makakain ng tatlong beses sa isang araw ang pamilya ng jeepney driver na si Rico. Napakaliit daw kasi ng kinikita niya ngayon dahil sa taas ng presyo ng krudo. Kung sa isang araw, tatlong beses kumakain, baka dalawang beses na lang ngayon eh. Buhat na nag-ganyan eh, tumakas yung krudo. Pinakamalaki na siguro yung inuuwi namin na 300 eh. Ganito ang pasanin ng mga jeepney driver ngayon dahil sa walang prenong pagsipa ng presyo ng langis. Kahapon, inaprubahan na ng LTFRB ang pisong provisional fare increase. 2018 pa huling pinayagan ang dagdag pamasahe sa mga jeep. Nagpapasalamat ang mga chuper pero anila, talagang kulang pa rin. Kaya totoo lang ko, kulang ko talaga sa taas ng krudo. Eh, kahit pa paano naman, nadagdagan din naman yung pamasahe. Pero totoo lang ko talaga kulang. Kulang na kulang ko talaga. Patuloy ng tataas yan, linggo-linggo. Sa taas daw ng presyo ng krudo ngayon, higit pa sa piso ang kakailanganin para tuluyang maibsan ang kanilang paghihirap. Kahit mga sa 12 lang siguro, ma'am, yung ganun lang, mga sapat na. Ngayon kung ibababa naman nila yung krudo, hiling naman kaming ibaba rin po yung pasahe. Pero hindi pa makakapaningil ng 10 pisong minimum fare ang mga driver dito sa Divisoria. Wala pa kasi silang notice of provisional increase na nagmumula sa LTFRB. Kailangan nakapaskil ito sa jeep bago makapaningil ng dagdag pamasahe. Hindi pa ho, nagsusukli pa nga ho, ito pa nga ho yung mga mamiso ko. Hindi pa ho po kung pwedeng manihil po ng 10. Wala pa naman binanggit sa amin kung ano eh. Kasi saan nila magagaling yung fare matrix namin eh. Eh wala pa naman sa amin eh. Hati naman ang reaksyon ng mga pasahero. May nagsabing okay lang ito, meron ding hindi natuwa. Dagdag kalbaryo na naman daw ito para sa mga kapos sa budget. Sa akin po okay lang po kasi somehow tulong na din po yun dun sa mga jeepney driver dahil mataas nga po yung gasolina. Hindi okay po. Kasi... dahil, siyempre, dagdag sa budget. Igan, sabi ng mga driver dito, makikipag-ugnayan sila sa kanika nilang mga operator para maipatupad na nila ang dagdag singil sa pamasahe. Sabi naman ng LTFRB, tuloy-tuloy pa rin naman daw ang pamimigay nila ng fuel subsidy o ayuda sa mga PUV driver. Yan ang unang balita dito sa Maynila. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Ang mga pasahero nagigipit sa libreng sakay kumakapit. Kumustahin natin ang mga pasahero sa EDSA Carousel kung saan libre ang pamasahe. May unang balita live si Corinne Katibayan. Corinne? Sa gitna ng pagtaas ng pamasahe sa jeep, laking pasasalamat naman ng mga pasahero dito sa EDSA Bus Carousel dahil mayroong pa ring libreng sakay. Pasado alas 3 ng madaling araw pa lang, puno na ang EDSA Carousel Monumento Station ng mga nagmamadaling pasahero. Si Jomer, galing pang Malabon at papasok sa trabaho niya sa Taguig. Kung wala raw libreng sakay, malamang ay naubos na ang kanyang budget pang araw-araw. Sobrang kumbinyente po. Kasi lalo na ako, taga-Taguig po yung sa Taguig po yung trabaho ko eh. So sobrang convenient sa akin noon. Tsaka taga Malabon ako. So pamasahe ko sa araw-araw, 40 pesos. So napakalaking bagay po noon. Sobra. North to south naman ang biyahe ni Nicole. Umaabot daw hanggang 100 piso ang natitipid niya araw-araw dahil sa libreng sakay. Para sa akin napakalaking tulong po ng libreng sakay kasi bilang ako isang commuter, ito sa Pasay pa po yung work ko. Sobrang laki po ng natitipid ko sa pamasahe and also sa taas din po talaga ng bilihin ngayon. Bawat sentimo is napaka-importante po talaga. Mula noong nag-full face-to-face na sa trabaho si Zyke, EDSA Carousel lang daw ang sinasakyan niya. So sobrang laking tulong siya. So instead na ipampamasahin na lang, idadagdag na lang ng mga needs. Ganun, like for example, bigas, soft drinks nila, mga ganun. So sobrang tulong ng libreng sakay. Samantala, ang nakikita nyo ngayon ay ang live na sitwasyon dito sa Monumento Station. Kita nyo naman, napakahaba na ang pila sa mga oras na ito.
paikot ng pila hanggang sa dulo ng kalsadang ito. At ilang buwan na rin ganito karami ang mga pasahero rito, at karamihan sa mga nakausap namin kanina ay araw-araw nang nagko-commute dito. Pero posible na mas dadami pa ang volume ng mapasahero rito ngayong inaprubahan na ang taas singil sa jeep. Yan ang unang balita mula rito sa Caloocan City. Ako si Corrine Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Samantala, narito pa rin po tayo ngayon sa may kahabaan ng Commonwealth Avenue, westbound lane. Andito po tayo ngayon at lumipat tayo, no, in fact. Dahil sa palipat-lipat din yung mga pasahero, no, nawawala sila doon sa mismong sakayan dahil inuunahan na po nila, no, yung mga ibang pasahero para makasakay lang. At ito nga ho, no, gusto natin ngayon makakausap lamang, sir, excuse me, ng ilan sa mga pasahero. Gaano katagal ka nang nag-aantay dito para makasakay? Kakarating ko lang. Kakarating mo lang. Pero normally, ito ay yung ruta parate. Kamusta ang experience mo bilang... Mahirap po. Mahirap sumakay. Sa ngayon ba, dahil na-aprobahan na yung provisional fare increase na 10 piso na, no, ang sakay sa Pasay sa jeep. Anong tingin niyo dyan? Tama lang po kasi mataas ang gasolina. Kawawa naman yung mga driver. Nakikisimpatya kayo talaga. No? Pero ang experience niyo ngayon, mas dumami ba o kumonte yung mga pumapasada? Medyo dumami naman po. Ngayong araw na ito. Okay. Hindi po ka mukha dati, konti lang. Oo, andako, maraming salamat po sa inyo, ha. At yan ang sitwasyon, nakikita natin, ano, halo-halo na. Merong jeep, meron pong bus, at yung mga pasahero, minsan uunahan po nila yung mga sasakyan, no, ng pampasahero, may UV Express din. Kanya-kanya dito eh, kaya talagang dito po sa Commonwealth Avenue, walang iisang sakayan. Lahat po eh, talagang... kumbaga, tambahan na lang kasi unahan para lang makarating sila doon sa kanilang mga trabaho, no, na talaga hong pahirapan kung iisipin po natin. Eto, sir, excuse me, kanina pa ba kayo o kakarating lang? Kakarating lang po. Okay, ano ang experience ninyo, sir, dito lang po tayo. Ano experience po ninyo sa pagka-commute ninyo? Mahirap ba? Marami bang nasasakyan o talaga pahirapan? Oh, mahirap po talaga sumakay. Gano? Kahapon lang pa. Gano ka... kaaga po kayo kailangan gumising para lamang makatsempo ng sasakyan? Gigising po ako ng alas 4, tapos alis kami ng 4:45 para makabiyahe rito. At ganun din ho ang inyong experience pag pa-uwi na? Opo, ganun din po. Pahirapan? Pahirapan po talaga. Ay, nako, ganun pa. Yung inyong pong reaksyon naman doon sa 10 pesos na ang babayaran sa jeep po? Oh, malaki na ho yun, kasi... ang sahod ko ngayon, minimum lang. Kaya, kulang na kulang talaga. Alright. Sige, salamat po sa inyo, sir. Ha? Ayan, nakikita natin, ilan lang sila sa libo-libong mga pasahero na sumasakay po dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, na ang tingin po talaga natin ay napakagulo, no, nung sakayan. Wala talaga, this is a basic need na wala hong experience yung mga kapwa natin, mga Pilipino na nagko-commute. At yan ho ang kanina panawagan sa mga nakausap pa rin natin kanina, na sana naman lang yung pinaka basic need ng transportasyon ay mabigay. Samantala, ito ha, kailangan ho natin makausap siyempre ang presidente ng Piston, na si Gamodi Floranda, para magbigay pa ho natin ng iba pang mga reaksyon naman nila, no, dito sa provisional fare increase. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Ma'am Connie, at siyempre sa ating mga taga-subaybay ng unang hiri ngayong sa ila sa Gamodi. Oo, itong provisional fare increase na bigyan kayo ng piso na dagdag sa pasahe, 10 pesos. Kailan ho ito magsisimula? I think kailangan pa 2 weeks ito, no? Kung susundan po yung legality ng batas, ay meron siyang 15 days. Dahil ito ay ipapublicize pa sa mga dyaryo o sa mga sa iba't ibang mga mass media para at least malaman din ng mga driver at mga operator at mga pasahero na nanabago yung usapin ng pamasahe. Ito po ay 2018 pa na pinagkaloob, kung natatandaan po natin. 2018 ay nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng petrolyo na umabot ng 49 pesos. Kaya't nagkaroon din ng pagtataas mula doon sa 8 ay naging 10 pesos. Pero nung bumaba, umabot na 37 yung per liter, ibinaba sa 9 pesos. Pero Kamodi, sa totoo lang, yung piso ba makakatulong na rin yan? Doon po sa ating mga naghihikahos na jeepney driver? Sa isang banda ay makakatulong kahit papaano. Kung halimbawa makaka-200 passenger po kami, hindi may additional kami na 200 pesos
na madadagdag doon sa kinikita ng ating mga driver. Makakabili na ng ano, kung sa 50 pesos per kilo, hindi makakabili na kami ng 4 na kilong bigas. Oo. Talaga hong napakahirap ngayon, ano? Meron pa ho ba tayong inaasahan na iba pa pong price increase pa pagdating sa mga ganito pong usapin dahil sa taas na rin po ng gasolina? Batay kanina doon sa report ng isang social media, ay ngayong darating na susunod na linggo ay meron ulit magaganap na pagtaas ng presyo ng petrolyo at sinasabi nga ng Department of Energy ay pwede magkaroon pa ng mga seri ng mga pagtaas dahil ang ginagamit nga nila dito yung nagaganap sa Russia at sa ibang bahagi. At yung pagkatapos ng lockdown ng China, no, yung sinasabi nila. Kaya't malaki yung posibilidad na talagang tataas pa yung presyo ng petrolyo. Oo. So, ibig sabihin nito, ito ay sakto na lamang at kayo ba ay natutuwa na rin kahit papaano na ibigay na ito? Naano tayo dahil siyempre ito ay hindi naman kusang loob na ibinigay ng LTFRB dahil nga doon sa tuloy-tuloy na pagkilos ng public transport ng mga mamamayan para panawagan na halos sa dalawang taon itong panawagan ng mga driver na ibalik nga yung piso at least ngayon ay pagtinginan po natin sa ngayon ay 82 na yung per liter ng diesel at halos mas mataas na sa presyo ng gasolina, nararapat lamang na ibalik talaga doon sa 10 piso. Kaya 10 piso, bakit piso? Una, tinitingnan din po natin yung kalagayan ng ating mga mamamayan, ng ating mga manggagawa, na sa ngayon ay hindi naman talaga mataas yung sahod din. Ano? Sabi nga natin, bagamat nagbigay ng 33 pesos, pero kulang at kulang kasi 570 pesos lamang dito. Alright. Sa ano. Alright, marami pong salamat. Salamat. At makikibalita pa rin po kami sa inyo, no, para sa pag-implementa nito pong 1 peso provisional fare increase within 15 days after. Marami pong salamat po sa inyo, Ka Modi. Yan po naman si Ka Modi Floranda, ang presidente ng Piston. At mamaya ho ay susubukan pa rin natin magbigay sa inyo ng update tungkol pa rin po sa nangyayaring mga paghihirap, no, ng ating mga commuter na alam naman natin araw-araw po nilang pinagdadaanan. Samtala, balik muna na sa inyo dyan sa studio. Igan, halos wala nang ang kinikita na hold up pa. Yan ang sinabi na isang jeepney driver sa Quezon City kagabi. Ang ilang pasayero nakipambunong sa hold-upper at may unang balita si James Agustin. Nakipambuno ang call center agent na ito sa lalaki ng hold-up sa kanya sa pampasaherong jeep sa Quezon Avenue, Quezon City kagabi. Papasok pa lang daw siya sa kanyang trabaho na mangyari ang krimen. Pagsakay ka mismo sa PQAV, may lalaking nagtatry ng pumara tapos paghinto ng jeep. Biglang naglabas ng kutsilyo, tapos tinutukan, aka ng mga cellphone nyo. Tapos nung malapit na siyang bumaba, kasi nakuha na yung cellphone ko, tapos siya tinalon. Sinubukan pa raw niyang bawiin ang cellphone, pero agad umangkas ang suspect sa kasabuat nito na nakasakay sa motorsiklo at nakasunod sa jeep. May motor agad, paglaglag namin. Ay nung sinusubok akong pigilan yung lalaki, sabi ko, barilin mo. Hindi doon ako lumayo. Ang isa pang biktima nakaupo naman sa likuran ng driver. Pauwi na raw siya galing sa trabaho. Nagpo-phone lang kasi ako noon. Habang nagulat na lang ako, biglang may gumanon sa akin. Tapos biglang may nakatotok na sa akin na kutsilyo. Tapos sinabi ko, kunin na araw yung cellphone. Mismong sa akin po yung nakatapat yung kutsilyo. Kwento ng jeepney driver, sumakay sa pantrangko ang suspect at nagbayad pa nga ng pamasahe. Bigla pong pumara sa center. Pagkapara, yung pasero ko na isa, bilungan. Sabi, hold up to, ilabas yung mga cellphone nyo. Sa sobrang takot, ang ibang pasahero ay tumalon mula sa jeep. Kaya ang babaeng ito ay nagkasugat sa tuhod at palad. Naglabas po sila ng kutsilyo, tapos tumakbo po ako. Agad tumalon ako sa jeep. Akala ko mamatay na po ako. Kasi nababa po ako. Tumakas daw ang mga suspect patungong elliptical road. Nagsasagawa na ng follow-up operation sa mga otoridad. Under investigation na po at nangangalap na po tayo ng mga CCTV sa lugar na pinangyarihan. Yan ang unang balita sa Quezon City. James Agustin, Buong Puso, para sa Pilipino. Lagpas na sa 5-year average ang dengue cases sa Cagayan Province ngayong taon. Ayon yan sa Cagayan Provincial Information Office, nasa 1,035 na ang naitalang kaso sa probinsya. 5 sa kanila ang namatay. Nagpadala na ang local health office sa mga munisipyo ng insecticides kontra lamok. Ayon sa Department of Health, tinututukan din nila ang Isabela at Nueva Vizcaya dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue. Ang Zamboanga City Medical Center, kinumpirmang marami rin silang kaso ng dengue at karamihan dito ay mga bata.
Pumirma ng dalawang kasunduan ng Pilipinas at Germany na layong magbigay ng mas maraming trabaho sa mga Pilipino. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III, ang mga kasunduan ay makatutulong sa recruitment at employment ng mga Filipino professionals, health workers at skilled workers. Nagpasalamat ang Pilipinas sa German government para sa maayos na trato sa mga Pinoy doon. Positibo ang resulta ng trial ng Moderna sa bagong vaccine na tumatarget sa original na COVID-19 strain at ang Omicron variant nito. Ang bakuna ay tinatawag na bivalent. Kabilang sa trial ang 850 participant at lahat sila ay nakatanggap na ng tatlong dose ng original na Spikevax vaccine ng Moderna. Kalahati sa kanila ang binigyan ng fourth dose ng Spikevax habang iba ay binigyan ng bivalent vaccine. Nakita sa mga tinurukan ng bivalent vaccine na mas mataas ang kanilang antibodies laban sa Omicron. Mataas din ang nakuha nilang proteksyon laban sa original na COVID-19 strain. Muli naman po nang uupo no, si Commissioner Socorro Inting bilang acting COMELEC commissioner no, or chairman ng acting chairman ng Commission on Elections no. Ayon po kay COMELEC Education and Information Director Frances Arabe, noong June 2, itinalaga si Inting kasunod po ng pag-bypass ng Commission on Appointments kay dating COMELEC Chairman sa Idamin Pangarungan at nauna na hong naupo bilang acting COMELEC Chairman si Inting noong February 2. Kasunod po yan ng pagretiro ni dating Chairman Sherif Abbas. Igan, kasabay ng pagtaas ng presyo ng petrolyo, nagmahal na rin ang ilang pangunahing bilihin tulad ng manok, itlog at gulay. May unang balita si Bernadette Reyes. Para pumasok sa kanyang budget, 6 na miyembro ng pamilya ni Aling Beng ang maghahati-hati sa isang hita ng manok. Dadagdagan na lang daw ng sabaw, ayos na ang pananghalian. Kahit mataas po siya, eh, wala na kami magagawa. Kahit isang pirasong hiwa ng manok, tapos sabaw, yun, kakakain naman na siya. Sabi ng United Broiler Raisers Association at ng Department of Agriculture, nagmahal daw ang presyo ng manok dahil sa pagtaas ng gasto sa pag-aalaga ng manok. Sinabayan pa ito ng mataas na presyo ng petrolyo na kailangan sa pagbiyahe papuntang pamilihan. Bumalaw ang cost of production at mataas ang feed. Definitely, farm aid will go up. Mataas na ang presyo ng patuka, mataas na ang pataas. Nag-iingat lahat ngayon yung mga producers. Yung iba ay nagpapawas, yung iba ay tumigil. Dito sa Commonwealth Market sa Quezon City, nagsimula ang taon na 140 pesos lang ang kada kilo ng isang buong manok. Ang choice cuts naman, 160 hanggang 180 pesos. Pero sa paglipas ng mga buwan, pataas ng pataas ang presyo. Hanggang sa ngayong araw, umabot na ng 240 pesos ang kada kilo ng choice cuts. Ang isang buong manok naman, 190 pesos kada kilo. 190 pesos rin ang prevailing price sa karamihan ng palengke ngayon sa Metro Manila. Talagang wala pong dumadating na ganung kadaming manok. Kumbaga, konti-konti lang. Ganito rin daw ang nangyari sa mga egg producer na tinabangan na rin daw dahil sa mahal na gastusin. Mahabang panahon na ang egg industry lugi. Marami nang tumigil. Ganun naman yan, pag nalulugi, itigil o magbabawas para makatawid. Kaya sa datos ng Philippine Egg Board Association, nagmahal na ang presyo ng itlog. Sa ilang pamilihan, tumaas na ng piso ang bentahan. Kahit daw sa mga magugulay, may mga tumigil na sa pagtatanim, sabi ng Department of Agriculture. Meron pong tumigil dahil na po ito, ano, kasi syempre pag mataas masyado ang production cost nila, tapos hindi naman po nila mabenta ng magandang presyo yung kanilang magugulay, eh nakaka-discourage po no, sa ating mga nagtatanim. At kahit may mapagkukunan ng mas mababang presyo ng mga gulay gaya sa trading post sa Nueva Vizcaya, dumadagdag sa gastos ang pagbiyahe ng mga ito. Halimbawa, ang talong na nasa 40 pesos lang kada kilo sa trading post, 120 pesos na ang bentahan pagdating sa Maynila. Ang challenge is paano ba natingin po yan sa Metro Manila. We are talking directly to farmers. Kaya sa mga region, pumupunta na po kami para ang ating mga magsasaka alam po kung ano ang demand. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, Buong Puso para sa Pilipino. Kabilang po si retired UP Professor Clarita Carlos sa mga bagong miyembro ng gabinete ni President-elect Bongbong Marcos. Si Professor Carlos ay naging presidente ng National Defense College of the Philippines at sumulat po ng mga aklat tungkol sa defense and security at foreign policy.
Magsisilbi siya bilang National Security Advisor at makakapanayin po natin siya ngayon live. Magandang umaga po, Professor Carlos. Hi, good morning, Arnold. Opo, unahin po natin. Una, congratulations po. Ano po ang nagpakumbinsi sa inyo na tanggapin po itong posisyong ito sa ilalim ng Marcos administration bilang National Security Advisor? I'm sure, Arnold, alam mo, ay nung National Defense College, opo. Noon pa lang ini-interview mo na ako, di ba? Yes, ma'am. So, talagang yan yung areas ng aking research and expertise, yung defense, security, and foreign policy. So, lahat yan ay isang aspeto ng ating national security. So, it's not anything new to me. Uh-oh. Opo. At isa sa ikangay magiging trabaho po ninyo, yung mainit na usapin dito po sa West Philippine Sea, bilang susunod ng National Security Advisor, ano po mga plano po ninyo dito? Magiging critical po ba tayo sa relasyon o magpapatuloy yung parang BFF policy po ng Pilipinas sa China? Well, you mentioned the magic word, critical. Yan ang isa sa mga napag-usapan namin ni President Marcos kahapon sa sobrang haba ng usap namin, Arnold, kasi ang daming bagay pa yung mga dinapaan ng pinuntahan ng usap namin. Hindi nga matapos-tapos, if it were not yung may sumusunod na appointment, andyan na naghihintay, ang tagal-tagal. Talagang ayaw namin tapusin yung usap because it was on a wide-ranging issue areas. And ang ganda ng usap namin, and yes, critical engagement with China would be the way to go. And President Marcos already noted that it will still be enhanced, no? Mm-hmm. On all levels. Mm-hmm. Okay, sa issue naman po ng insurgency, naku, mainit po sa tenga yung mga red tagging. Ano po plano nyo rito, Professor? Siguro, let's not use labels, no? Wala naman tayong mahihita, Arnold, ng ganyang opo. We keep on labeling people. Pakialaman na lang natin, let's put our energy on yung the operational aspects of rooting, no? Looking at the roots of insurgency, mm-hmm. yung lack of opportunity, yung injustice na hindi na-address, no? Mm-hmm. Yan ang pakialaman natin, no? Tapos na yung negotiation, Arnold. Opo. So, let's really just work on the ground. Mm-hmm. And because these things have been happening, actually, Arnold, for a long, long time, hindi nga lang nadyadyaryo, hindi sexing balita. But yes, the local peace councils work and paying attention to the roots of insurgency and rooting them out, is really the way to go. So, pag success kasi, Arnold, i-continue mo lang siya kahit sino man nag-umpisa niyan, di ba? Professor, nagkausap na po ba kayo ng kasalukuyang National Security Advisor, si Hermogenes Esperon, at kamusta ho ang magiging transition? Oh, not yet. Kasi remember, kahapon lang kaming hapon nag-usap ni President Marcos. So, mm-hmm. siguro they will make a move. You know how it is, Arnold. Parang nung sa NDCP, no? Parang I'm just blind. So, I'm equally blind now. Okay. Pwede mo makakuha ng mahaba yung usapan ni President-elect Bongbong Marcos na medyo mas dapat mo malaman ng publiko? May marching order ho ba siya sa inyo, Professor? No. It was just really a time to find out where we had the meeting of the minds, mm-hmm. and where we might have differences. Although wala ako nakitang differences kahapon, if at all, it will be in fine details, no? And mm-hmm. yesterday was not really to talk deeply about security issues. Opo. Kaya lang ang maganda sigurong napag-usapan, talagang, normally, Arnold, kasi when people talk about security, you're talking about, relations with China, US, mm-hmm. Russia, India, di ba? No? Mga Quad and AUKUS. Pero talaga, kanina dun sa news mo, di ba, yung ang taas-taas na mga bilihin. Opo. Parang yung, magiging 100 na per liter yung diesel, di ba? Opo. Naku, ang sakit na ano. These are the security issues, Arnold. Mm-hmm. Yung malapit sa ating pamumuhay bilang tao. Mm-hmm. No? Because national security is human security, food security, energy security. Mantakin mo kung hindi mo na kayang magbili ng gasolina sa kotse mo o sa sasakyan mo. Mm-hmm. Tapos madidiskanso pa din dahil sobra ng taas ng pamasahe. Opo. Hindi ba ma-affect yung economic life ng nation? Mm-hmm. That is a threat to national security, no?
the ano, food security, energy security, no, the air that you breathe, water security. Opo. Isipin mo, Arnold, kung sa umaga, yung lumalabas sa gripo mo, pang-inom mo ay, anong pangalan niya, puro kalawang or whatever, or siguro wag sanang mangyari, may nag-poison ng water source mo. Mm-hmm. These are the security issues that we as individuals should be concerned about, no? Kasi, di ba, Arnold, parang may nagbabatikos ata na, ayan, si Carlos, civilian na naman, sabi niya, parang natanda mo sa NDCP, ganun din yung batikos sa akin, no? Opo. Pero, kasi naman maling-mali yung ano eh, kinopya na naman natin sa Amerika yung concept ng national security. Okay. Na puro military yung perspektiba, di ba? Mm-hmm. Yeah. But okay. National security is human security. Okay. Yung ano yung threat sa buhay mo bilang Arnold Clavio as an individual. Opo. Di ba? I'm sure right now, malayo sa isip mo yung contested South China Sea, di ba? Mm-hmm. Malayo sa isip mo yung Quad. They're okay. Too far away from your existence from day to day. So, yeah. Okay. So, siguro sa pamamagitan ng mga programs ninyo, makita natin na ang notion ng national security is human security. Yun. Nako, very exciting po ang inyong magiging administration dyan. Good luck po and God bless. Maraming salamat, incoming National Security Advisor, Professor Clarita Carlos. Ingat po. Good morning, Arnold. Good morning. Hindi sa supply ng problema ngayon ang mga nagtitinda ng isda sa Malabon, kundi sa matumal na benta. Pangamba nila, baka lumala pa ang sitwasyon kapag dumating na ang mga isdang inaangkat ng gobyerno. Live mula Malabon, may unang balita si Nico Wahe. Nico! Susan, tunito mga nakaraang buwan nga, matumal ang supply ng isda. Dito sa Malabon, nagkasabay-sabay naman ang supply. Ang problema, matumal ang benta. Yellowfin ang tinda ni Gilbert, pero dahil tatlong araw na itong hindi nabibili, halos magkulay gray na ang tinda niya. Ilang beses na raw niya itong inilado o nilagyan ng yelo para hindi mabulok at maubos lang. Noong unang araw na dating nito, 200 pesos nga raw ang benta niya rito, pero dahil walang bumibili, 100 pesos kada tumpok na lang niya itong binibenta. Pag tumataas ang kalakal nila, ang nangyayari, tumutumal yung bentahan. Ngayon pag matumal yung bentahan, kadalasan sa mga mamili, umano muna sila. Nagpapabaga, nagpapahumpa ng presyo. Inaantay na yung ibagsak talaga yung presyo. Ngayon, bago ibagsak na yung presyo, ano nangyayari? Mahinang klase ng isda. Si Adrian, tatlong araw na rin ipinauubos ang ilan sa mga tinda niyang isda. Gaya ng dalagang bukid na dating 100 pesos ang tumpok. Ngayon, 50 pesos na lang niyang ibinibenta. Ano yung kita natin? Ayun nga eh. Walang gaong kita eh, saktuhan lang pang bigas, pang sa bahay, bayad ng mga tubig, ilaw. Pangamba nila, paano pa kapag dumating ang mga imported na isda? Nito kasing nakaraang buwan, inanunsyo ng Department of Agriculture na tuloy ang fish importation sa second quarter ng taon. Layunin daw nito na magkaroon ng abot kayang isda sa mga palengke. Kapag nagkataon, ang mga manging isda natin daw ang kawawa, lalo na kung hindi sila makakapalaot. Iyon ang reason din minsan ang ano nila, mataas yung presyo ng crudo natin or langis. Kaya yun naging reason din sila lumalaot. Aside doon, wala din mahuling palakaya. Susan, sa simpleng bentahan ng isda ay nakikita ang salasalabat na problema ng bansa. Mataas ang presyo, walang bumibili. Mababa ang presyo, wala pa rin bumibili. Basta sana lang daw ay hindi maagrabyado ang ating mga manging isda at ang mga nagtitindang namumuhunan. Live mula rito sa Malabon, ako si Nico Wahe, buong puso para sa Pilipino. Matapos ang 13 taon, arestado ang lalaking rape suspect na wanted sa Zamboanga del Norte. Inaresto siya ng Pandakan Pulis sa kaniyang pinagtatrabahuhan. Ayon sa pulisya, ginahasa umano ng suspect ang 17 gulang na babae. Depensa ng suspect, may relasyon sila ng biktima at gusto niya raw sanang panagutan ang ipinagbubuntis nito. Pero tutol ang mga magulang ng biktima. Yet din niya hindi siya nagtago at hindi raw niya alam na kinasuhan siya. Sumalpok ang isang kotse sa mga plastic barrier sa EDSA Ortigas flyover kanina madaling araw. Dayupi ang harapang bahagi ng sasakyan. Ayon sa babaeng driver, galing siya sa Pasig at pauwi na sana sa Baysa sa Quezon City. Hindi raw niya agad napansin ang barrier kaya siya bumangga dito. May tumagas na langis, kaya nilagyan ng MMDA ng kusot ang kalsada. Bahagya rin nagsikip ang trapiko dahil sa insidente.
Mahigit 50% ng pagbubuntis sa Pilipinas ang unintended o hindi planado ayon sa United Nations Population Funding. May tuturing daw itong krisis dahil nakakaapekto sa pag-unladsana ng bansa. May unang balita si JP Soriano. Panganay ko si Melissa Jeremy Samuel Jr., Charmaine Eloisa. Isang dosena ang mga anak ni Elisa. Ang panganay, ipinanganak niya noong 18 taong gulang siya. 42 years old naman siya nang isilang ang bunso na 10 taong gulang na ngayon. Kwento ni Elisa, lingguhan lang kumakita sila ng mister na si Samuel dahil sa trabaho sa trucking. Kaya hindi na raw nila talagang naplano ang kanyang pagbubuntis. Simula raw kasi ng isilang ni Elisa ang panganay. Pagtapos kong mga anak, 3 buwan, buntis na naman. Wala akong family plan. Ang kaso ni Elisa, isang halimbawa ng tinatawag na unintended o hindi planadong pagbubuntis. Sa mga nakuhang datos ng UN Population Fund o UNFPA, 51% ng pagbubuntis sa Pilipinas ay maituturing na hindi planado. Ayon sa UNFPA, maituturing na hindi planado ang pagbubuntis kapag ang isang babae ay hindi nagkaroon ng access o sapat na kaalaman para mamili ng mga paraan para makapag-family planning. Karamihan daw sa mga unintended pregnancy ay mula sa mga pinakamahihirap na sektor at kadalasan hindi makatanggi sa asawa na nais makipagtalik sa kanila. May datos rin sa unintended pregnancy ang Commission on Population and Development o PAPCOM. Noong 2017, nakita namin na 1 out of 3 pregnancies are unplanned. So malaki talaga yung bilang. So I believe around 700,000 na mga nanganganak taon-taon ay hindi planado. Bukod sa unintended pregnancy, lumabas rin sa datos na noong 2004 hanggang 2020, 36 sa bawat 1,000 Pilipinong edad 15 hanggang 19 ay nanganak na. Ang pagdami ng mga hindi planadong pagbubuntis at teenage pregnancy ay maituturing raw na isang krisis ayon sa UNFPA dahil apektado nito ang pag-unlad sana ng isang bansa gaya ng Pilipinas. The adolescent girls that are pregnant, you know, during their childhood, the child from this adolescent have more chance to live under the poverty line than others. So it means that the circle of poverty will continue. The DSWD is currently developing the model of intervention for teenage pregnancies as the department's contribution to the social protection program for adolescent mothers and their children. Ang magandang balita ayon sa PAPCO, nag-uumpisa na ang mga pamilyang Pilipino na planuhing maigi ang kanilang bubuing pamilya. Patunay raw dito ang bilang ng mga sanggol na ipinanganak noong 2020 na mas bumaba kumpara noong mga nakaraang taon. Ito ang unang balita, JP Soriano, buong puso para sa Pilipino. Ang ulat panahon ni GMA Resident Meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Oh, mga kapuso, may itinaas na thunderstorm advisory dyan po sa may probinsya ng Nueva Ecija, dyan sa may Laguna at ilang bahagi ng probinsya ng Batangas at maging dyan sa Quezon. Pinag-iingat po ng pag-asa yung mga residente sa binanggit natin mga lugar ha, mula sa banta ng baha at landslide sa gitna ng pag-ulan doon. Tatagal itong thunderstorm advisory hanggang 7:49 ng umaga. At base naman sa latest rainfall forecast ng Metro Weather, ito mga kapuso, Luzon, Visayas at malaking bahagi ng Mindanao, walang kulay ngayong umaga. Ibig sabihin, walang ulan. Pero dito sa may Zamboanga Peninsula, maging dyan sa may Sulu Archipelago, may mga pag-ulan ngayong umaga pero mga hanggang katamtaman. Pagdating ng hapon, yan, makikita nyo mga kapuso, puro kulay na itong Northern Luzon, Central Luzon, Mindoro, Palawan, dito sa may Panay Province at dyan sa may Negros, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, ilang bahagi ng Davao Region at dyan sa may Soccsergen. Mga hanggang katamtamang ulan, yung mga malalakas na ulan mga kapuso, nandito sa may Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi ng
Central Luzon. So yung mga kulay orange na yan, yan yung mga intense thunderstorms na pwede pong magdala ng mga baha at landslide. Magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan na yan hanggang mamayang gabi dito sa may Northern at Central Luzon. Sa mga taga Metro Manila, eh magdala po kayo ng payong pero hindi yung malawakang ulan ang inaasahan natin, ha. Sa hapon, posible ang ulan dito sa may Camanava area, Quezon City at Marikina, maging dito sa may southern part, itong Las Piñas, Muntinlupa, at maging dyan sa may Paranaque. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News. Maaga pa pero hindi na po bababa sa 11 sasakyan ang nahatak ng MMDA sa Quezon City na naka-illegal na nakaparada. May unang balita live si James Agustin. James, good morning. Maris, good morning. Ang kabaan ng Camyas Road, maging itong Vilo na extension kung nasaan ako ngayon, ang sinuyod ng MMDA ngayong umaga. Nasa 11 sasakyan nga ang nahatak ng MMDA New Task Force Special Operations and Anti-Colorum Unit sa Camyas Road. Lahat ay nakahambalang sa bangketa. May ilang may-ari na umaapela pa habang tinutuwang ang kanilang sasakyan. May dalawang sasakyan naman na tinikita ng driver matapos dumating ang mga ito sa palugit na ibinigay ng mga otoridad. 1,000 pesos po ang multa sa illegal parking, habang yung ticket para sa unattended vehicles ay 2,000 pesos ang multa bukod sa bayad sa towing. Sa Vilo na extension naman, ilang sasakyan din ang hinata dahil nakapwesto sa bangketa. Itong ano, Camyas Road, this is tertiary road. No? Makikita nyo, this is a jeepney route, right? So kung na-obstruct natin yung flow ng jeepney, nagkakaroon tayo ng delay na makaikot ng mga to. Sa maraming mga jeepney, hindi bumabiyahe, kaya kailangan siguraduhin natin yung mga bumabiyahe ay makaikot na mabilis para maserbisyuhan yung mga kababayan natin. Samantala, Maris, mula dito sa Vilo na extension ay dapat didiretso yung mga taon ng MMDA sa Maginhawa Street, pero hindi na nila yan nagawa dahil yung daladala nila na nasa 19 na tow truck ay meron namang hatak-hatak ng mga sasakyan. Ayon dito kay Sir Bong Nebriha, idadali na muna yung mga sasakyan na yon sa impounding area sa Tomana, sa Marikina, at araw-araw naman yung nagiging operasyon nila sa iba't ibang bahagi nitong Metro Manila. Yan muna unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin Bumpuso para sa Pilipinas. Pasado alas 7 na ng umaga, rush hour na po. Balikan natin yung sitwasyon sa Commonwealth Avenue kasama si Connie Sison. Connie? Yes, Igan. 7:24 na ng umaga at rush hour na nga, nakikita natin talagang rushing ang ating mga kababayan para hindi sila malate sa kanilang mga pupuntahan, no? Patrabaho man o negosyo nila, no? Nakikita natin ngayon dito sa may area pa rin ng Commonwealth Avenue, dito sa may west bound lane, ay kumakapal pa rin, ano, yung mga tao. Sila ay nanggaling sa iba't ibang lugar pa rin dito sa kahabaan ng Commonwealth. May mga nag-a-adjust, no? Naglalakad patungo sa iba't mga lugar dito kung saan humihinto, no, yung mga pampasaherong bus at jeep para lamang sila ay mauna. Sa ngayon, nakikita natin, ano, meron na pila, no, na very visible. Kanina kasi talagang labo-labo na, eh, no, saan man sila po pwedeng makasakay. Pero ina-announce na ngayon ng napakasipag na MMDA personnel dito, no, at tinutulungan na rin sila para makita, ano, kung sino yung mga sasakay sa particular na lugar. Halimbawa, itong jeep na ito, napapunta po itong Lagro. So ina-announce na ni Manong MMDA kung sino yung mga pupwede pang makasakay dahil may mga bakante pa. Pero sa akin, nakikita natin ngayon na talagang mabilis na puno, eh. Walang espasyo na si nanay, talagang sumasakay pa lang, umaandar na yung jeep. Ganyan ang sitwasyon, ano? So napakahirap, at sa atin po namang pag-tanong-tanong din, marami sa kanila ang expected na daw na kanilang mga employers na malate. At iniintindi na lamang ang sitwasyon dahil pa rin nga ito ay talagang malawakan na sitwasyon, ano, hindi lamang ito isang beses sa isang linggo, kundi parati-rati ganito ang sitwasyon ng ating mga commuters. So, siyempre, yung ating mga jeep naman na bumabiyahe ngayon, hindi rin ganun karami, ha, kung ikukumpara daw ito sa mga nakalipas na mga buwan, lalo na dahil nagtaas pa rin ang presyo ng petrolyo. Bagamat welcome development, itong 1 peso provisional fare increase sa mga jeepney driver. Malaking tulong na rin nga daw ito kahit papaano, kahit paano may increase na matagal na naman nilang inaantabayan ng pagbigyan sila, no? At yung ating mga commuter nga lang, hati dito sa provisional fare increase na 1 peso. Sa mga sasakay po ng jeep, aprobado na ng LTFRB yung 10 piso. So 10 piso na po ang ating babayaran
na fair, no, dito sa mga jeepney. Pero hindi pa ito pinatutupad ngayon pong araw na ito. Kailangan pa itong i-publish within 15 days, saka pa lamang i-anunsyo kung po pwede na itong ipatupad para sa ating mga commuters. At yan po naman ang pinaka-latest dito sa Commonwealth Avenue, westbound lane, Connie Season. Balik po na sa inyo dyan. May kaakibat na responsibilidad ang pag-aalaga ng hayop. Ang pagpapabaya sa kanila ay katumbas ng animal cruelty o pagmalupit na may katumbas na kaparusahan. Ang issue ng animal negligence sa special report ni Bam Alegre. Hinihingal ang asong si Putol, gayong hindi naman siya halos kumikilos. Buong maghapon lang siyang natutulog. Walang magalawan dahil 24 oras siyang nakatali sa bakod. May silong at tubig inumin siya pero hindi ito sapat sa init ng panahon. Bakas na rin ang pangangayayat ni Putol. Dati napapakain po siya pero ngayon po kasi matumal tapos hindi na rin siya masikaso. Tsaka matanda na rin yung may-ari kaya hindi niya rin po naasikaso. Kasi kahit siya rin po minsan hindi rin po siya nakakain ng maayos. Ayon kay Ana Cabrera, Executive Director ng Philippine Animal Welfare Society, kapag nakakita ng hayop na napapabayaan, unang hakbang, gawa ng paraan na makipag-ugnayan sa may-ari ng hayop. Iwasang i-post kaagad sa social media. Mag-offer din ng help, no? Kasi minsan, yung tao wala rin sa, wala rin kakayanan na magbigay. Hindi kasi enough yung pag-take ng picture, pag-tag sa Facebook. Usually, ang inuuna ng tao is mag-post sa Facebook, tapos itatag nila. Tapos nagva-viral ito, tapos tinatag nilang post. Kasi yung pet owner, minsan, mabilis na makaka-action kung halimbawa may makikita niya na tinitingnan pala sila ng ibang tao. Or minsan kasi yung pagkaka... hindi nasasabihan ng maayos. So, kailangan talaga is kausapin. Pero kung napagsabihan ng may-ari ng hayop pero patuloy pa rin sa pagpapabaya, maaari silang i-report sa mga law enforcement agency. Ang rekomendasyon ng POS sa madalang mga kaso, sampahan ng reklamo. Katulad ito na nangyari sa asong si Barbie na pinabayaan na magpalaboy sa kalye matapos magkasakit. Isang testigo ang humarap laban sa dating may-ari ni Barbie para mag-file ng animal cruelty laban sa kanya. Hanggang ngayon kasi bakas pa ang trauma kay Barbie. Lagi siyang umaangil at nakikipag-away sa mga kapwa-aso sa dog shelter. Naging matapang po siya. Yung parang kahit ano po sa ibang tao, parang nagat siya, ganyan. Ganon din po sa hayop. Ang neglect o pagpapabaya sa hayop, isang uri ng animal cruelty na paglabag sa batas. Ito ay maaaring magkaroon ng multa na hanggang 250,000 pesos at pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 3 taon. Ang malungkot na balita sa mga kasong pet negligence na isinampan ng POS, wala pang nahahatulan. Mas mahirap daw itong patunayan at kailangan ng masinsing documentation at witness affidavits. Ang animal cruelty case nga raw patungkol kay Barbie noong 2013 pa na i-file. Matapos ang 8 taon, di na mahagilap ng POS ang testigo at nakabinbin pa rin ang kaso sa korte. Meron kaming 90 to 95% batting average sa prosecution. So nakakuha kami ng guilty verdict most of the time. Wala pa kaming any successful prosecution, which means zero pa ang napapanalo naming kaso sa pet neglect. Kapag may nakita kayong animal neglect, sure, you can take a picture, take a video, pero gamitin yung video at picture na yon sa iyong affidavit. Magpasa muna ng kaso, mag-file tayo ng kaso sa prosecutor's office. Man's best friend ang mga alaga nating aso sa di matatawarang dahilan. Natural para sa mga tulad ni na Putol at Barbie ang magmahal at maging tapat sa mga amo. Pero may ilang mga dog owner na mas masahol pa sa hayop kung makitungo sa kanilang mga alaga. Maiging tandaan na may pangil ang batas para proteksyonan ng mga hayop sa ganitong pagpapabaya. Para sa UB Specials, Bam Alegre, buong puso para sa Pilipinas. Expectation versus reality, yan ang tila kwento ng ilang epic fail daw na larawan sa National ID. Siya po si June Ray Abaring mula Cebu City at ang kanyang entry sa photo ng National ID nakapikit at nakakagat labi pa. Malayo-malayo ito sa todo aura niyang picture sa social media.
bukod kay June Ray, kumasa rin ang iba pang netizens sa "So I Just Got My National ID" trend. Anlitawa raw talaga dahil kung di raw nagbulat o nakangiwi, mga ngiti nila'y kay aalat. Sabi naman sa Philippine Statistics Authority, maaari pong ibalik ang mga depektibong ID at ipaayos ito. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.